Mga kuya, so meron na naman akong bagong estudyante ngayon, no? Si Johnny. Actually, kababayan ko siya. Pareho kami, kumbaga sa Ilonggoy, Tikalon. No? So, si Johnny ay beginner, manual yung kanyang kinuha. So, as usual, yung mga tinuturo natin sa mga past nating estudyante, yun din lang ituturo natin sa kanya. So, bago kami mag-umpisa, syempre, yung familiarization ng mga component ng sasakyan para kapag along the way na siyang nandito na sa Manubelang ito, alam niya dapat ang gagawin niya katulad ng pagsisignal. Okay, sige, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. So first day ni Johnny sa kanyang PDC, manual transmission. Bago tayo magpalit ng upuan, bago ka pumunta rito sa trono mo, yes. So ipapakilala ko sa iyo yung mga component ng kotse. So ang gamit nating kotse ay Toyota Vios, no? Yes. So unahin natin dyan yung dito sa taas, like ito yung handle ng pagsisignal, no? So pag binaba mo yan, signal kaliwa, no? Yan, may indicator. Tapos pag tinaas mo, signal kanan. Yan. Okay. Tapos dyan, in the same time, dito din binubuksan ang ilaw. Okay, ito. Kita mo yan, no? Yung mga symbol na yan, no? Yan. Park light. Yan. Umilaw na yung mga yung dashboard mo. Tapos in the same time, mayroon yung ilaw dun sa labas. Yung maliit pa lang. Okay. Tapos ang kasunod yan, yan. Ito, no? So ang kasunod yan, headlight. Okay, ito kasing Vios dyan, mayroon itong fog light na tinatawag. Yung ilaw niya sa baba, yung suporta kapag halimbawa for visibility, no? So additional light yun, no? Okay, so ito yung switch naman ng fog light ito. Kapag iginanon mo, kita mo yung green na yun. Yan, yung green na yun. Yan yung sa fog light, no? Yan. So, pwede mo yung isabay sa park light. Anytime, pwede mo. Hindi naman niya nakakasulo, no? Ang nakakasulo lang talaga dyan, wag na wag mong gagamitin si high beam kapag ikaw ay may kasalubong. Kita mo yun, yung high beam, color blue na yun. Yan yung high beam, ano? Ibababa, ganito ang pag high beam niya. Alam mo, naka-headlight kang ganon. Baba mo lang siya. Ganon sa Vios. Pero kapag naka-encounter ka na ibang sasakyan, katulad ng Mirage, no? Ang Mirage, long press pataas. Doon siya magba-high beam, no? Ang Vios naman tulak lang yan. Basta Toyota, oh. Okay, so yan, no? Yan. Tapos dyan, ako, remind ko lang, no? Halimbawa, nag-drive ka ng gabi. Naka-headlight ka, syempre, noon. Ngayon, tumigil ka. May binili ka sa isang, alam mo, tindahan. Papatayin mo yung headlight mo. Okay. Itira mo lang yung park light mo. Tapos hazard ka, di ba? Okay. Kasi, kapag nakatigil kasi ang sasakyan, masakit sa mata yun sa kapwa motorista kapag naka-headlight ka. So, yun yung professional na driver, no? Papatayin mo yung headlight mo kapag nakatigil ka. So, hazard ka lang, tira mo lang yung park light, no? Okay. So, okay ka na dito, no? Yan. Next natin, yung handle naman ng... Ito. Nasa right mo. So, lahat naman ng sasakyan ay nandito yung handle ng wiper. Okay, tandaan mo to dyan na yung salamin mo, wag na wag kang magwa-wiper kapag tuyo. So, halimbawa, gusto mo siyang linisin, kailangan lalagyan mo muna siya ng tubig. So, paano mo palalabasin ang tubig? I-pull mo lang papuntang Manubela yung handle na to. Yan, lalabas na yung tubig na yan. So, yung lagayan ng tubig na yan, ituturo ko yan sa'yo sa last session mo, sa session 1 natin. Kasi ang pag-uusapan natin sa session 1 ay tungkol sa makina. Yung mga dapat i-check, no? So kasama yan. Kailangan hindi na uubusan ng tubig yan. Okay? Yung lagayan na yan. Okay? And then, so,
nalinis mo lang. Halimbawa naman dyan ay umambon. So pwede mo siyang ibaba ng isa. Yung may interval siya, no? So ganyan paglinis. Yan, pull. Tapos kapag may kapag ambon, baba mo lang. Yan. Tapos kapag umulan, isa pa. Tuloy-tuloy na yung kwan niya. Tapos mayroon pa siyang isang speed, isa pa. Mabilis. Yeah, mabilis, no? Kapag malakas na ang ulan. Yan. Okay, so next, ito, busina. Yan, ito, busina. No? Itong part na to, busina yan. Yan. Ito, wala, hindi dito ha, hindi dito. So ito, yan. Yung busina, alam mo lang, part ng communication yan sa kapwa mo motorista. No? So hindi po pwedeng bumusina ka lang sagad-sagad, galit ka nun, no? Yan. So magbubusina ka lang, warning, no? Halimbawa, tumatakbo ka, biglang may sumisignal na papasok sa lane mo, ay hindi mo siya kayang pagbigyan dahil alangan na, businahan mo para ma-warning. And then yung mga nagbabike sa kalsada, bago mo sila overtikan, magbusina ka muna, no? Kasi wala silang side mirror, hindi mo sila pwedeng gamitan ng passing light. So, balik pala tayo dito dyan, no? Nakalimutan ko dito. Dito din ginagawa yung passing light. Yung senyas na ipipitik mo siya, gano'n. So, kahit patay ang ilaw mo, pag pinitik mo yan, gaganon-ganon ang ilaw mo dun sa labas. So, pang senyas mo rin yun. Halimbawa, umu-overtake ka. Nung umu-overtake ka, mayroong nung hindi mo pa nalalagpasan yung iyong in-overtikan, mayroong ka ng pasalubong, may parating na, ilawan mo siya ng ganon para mag-slow down siya. Okay, no? So part din yan ng communication. Okay, tapos next. So ito, basic naman to, radio, no? Ito, hazard. Yan, hazard, no? So ginagamit si hazard kapag ikaw ay naplatan, nasiraan, nasa tabi, sa isang tabi ka, bubuksan mo si hazard. At the same time, kapag ikaw ay aatras, laging gamitin si hazard. Kapag ikaw ay emergency situation, gamitin si hazard. Hindi ginagamit si hazard kapag malakas ang ulan. Halimbawa, napapansin mo sa expressway, malakas ng ulan, nag-hazard sila, mali yun, no? So si hazard ginagamit lang yan, emergency situation. Pag nagbabaking parking ka o umaatras ka, gamitin mo siya, lasiraan ka, laplatan ka, gamitin mo yan si hazard. Okay, so next natin, itong component ng aircon. So iba-iba naman kasi ang sasakyan, no? Ito kasi ito ang kanyang mga switch ng aircon, no? Ito, control ito ng lamig. Yan po, sobra kang nilalamig, pwede mo siyang ibaba. Yan, no? Tapos ito naman yung sa hangin, no? Yan. Okay, ito yung kumbaga manual switch to, eh. No? Tapos ito naman dyan, tulad yan, ang buga ng hangin nasa dibdib natin. Ngayon, kung gusto mo naman na ang buga ay nandyan sa paa mo at dibdib. Okay, so mayroong mga switch ng aircon na digital, yung pinipindot lang siya, no? So mayroon siyang switch sa AC, yung pipindutin mo yung AC para gumana yung aircon niya. Kasi mayroon, pag hindi mo pinindot yun, hangin lang yun. Hangin lang, o pan lang. Ngayon, pag pinindot mo yung AC, yun, gagana na yung aircon niya. So, ito naman dyan, ito. Ito naman, kapag nag-moist yung likod mo, tingnan mo yung likod mo, lumingon ka. Yan, kita mo, may mga guhit-guhit siya maliit. Doon nakakonekta yan dyan. Halimbawa, nag-moist, pindutin mo lang to para mawala yung moist niya. Ano? Tapos dyan, halimbawa, nagda-drive ka, biglang naamoy mo yung labas. Ibig sabihin nun, ito, nakalagay dito. Yan. Ah, okay. Yan, no? Ay, kiga pa lang. Oo, tamo, amoy natin yung labas. Yan. Kailangan isasara siya. Okay? So, next naman natin, yung sa baba. Okay? Yes, bro. Tingnan mo to, ha? Tatlong pedal yan. Tama? Yep. Pero dalawa lang ang paa mo. Ngayon, itong left foot mo, ito ay ang gamit at ang trabaho niya ay para sa clutch. Okay, ito naman, hindi siya pwedeng pumunta dito sa brake, ha? Hindi rin siya pwedeng pumunta sa accelerator. Si right foot mo naman, siya naman yung
para sa accelerator at saka sa brake. Okay, no? So, yan yung trabaho ng dalawang paa. Ganun ang movement ng paa mo kapag manual ang iyong gagamitin. Okay, so next natin, ito namang ignition switch, no? So, ganyan, patayin natin si aircon. Okay, so patay siya. Pag pina-start mo siya dyan, ganito. Itong BIOS, karamihan ngayon ng mga na bagong sasakyan, ang starting point niya, pag switch mo yan, yan, hindi yan mag-i-start. So, kailangan mong apakan yung clutch pedal mo. No? Sagad siya, no? Yan, yung sagad. No? Tapos, switch mo. Papunta ron. Papunta ron. Yan, no? So, kung kapag hanggat hindi mo yan inapakan ang clutch, hindi yan aandar. Okay, so alam. So, mauna manapak yung clutch. Oo. Mag-switch on gear. Oo. Yan. Okay. So, alam mo na yun, no? So, para baka mamaya, pag switch mo, ayaw umandar, apakan mo lang ang clutch. But, pag ginawa mo yon, make sure na ang iyong handle ay nasa neutral. Neutral. Ah, okay. Yes. Okay, so, next natin dyan, familiar naman tayo dito sa handle. Yan. Apak si clutch. So, ito si clutch. Kaya tayo may clutch. Kaya manual. Hindi yan papasok. Kapag hindi mo inapakan si clutch, hindi yan papasok, no? O, kailangan apakan mo si clutch. So, tandaan mo dyan, ha? Yes, po. Kapag 5-speed, ganyan ang itsura ng yung gear stick. No? Ang first gear, may cabig yan papunta sa'yo. First gear, ang second gear, may cabig ulit yan, pababa naman. Ang third gear, dito madalas nalilito, ha. Pag ang third gear, balik mo lang sa neutral. Tapos tulak mo pataas. Wala siyang cabig. Ganun din ang fourth gear. Yan, no? Tapos, ang fifth naman, may cabig ulit. No? May cabig siya ulit, papunta naman sa'yo. Yan. Ang reverse, ganun din. Okay? Demo kita, ha. Ito dyan, ha. Ito yung tamang hawak ng manubela, 9-3. Yes, sir. 9-2. Okay? Aba. Ngayon, ugaliin mo rin lagi magsara ng pinto. Okay? Door lock always. Save me for the safe, no? Aba. Tapos dyan ito, kita mo tong apat na to para sa bintana to, ha. Hmm. Bukas para sa'yo. Bukas din sa pasayro mo. Ang pagbukas, pindot, ang pag pindot, ang pagsara, hila, ayan. So ito, yung apat na yan, para sa window yan. Ngayon, pag gusto mo siyang ilock, yung tatlong yan, gusto mo siyang ilock para hindi mabuksan ng mga pasayero mo or bata na sakay mo, ilock mo lang to. Ayan na. Yan. Hindi na yan mabubuksan yung tatlong yan, pero yung sayo, mabubuksan mo. Okay. Okay, ha? Okay, so ito na, kapag ikaw ay ready to go na, syempre, mamaya nandito yung adjustan ng side mirror. Ang pag-a-adjust kasi ng side mirror dyan, kailangan kita mo yung 10% lang yung kita mo sa gilid ng sasakyan. Yes, yes. No, 80% sa labas. At the same time, kita mo yung handle ng mga pinto mo. So, hindi naman kapag tumatakbo ka ng diretso, hindi mo kailangan na nakatungo sa lupa ang iyong side mirror. Ina-adjust lang si side mirror na pinatutungo sa lupa kapag ikaw ay nagpa-parking. Lalo-lalo na kung ang pinaparkingan mo ay may gatel. No, para visible sa iyo yung gatel. Okay. Okay, so kaya siya may adjustan. Ngayon, kapag okay na, nakapag-adjust ka na, pati ito yung rear mirror. No, yan, rear mirror. So ready to go ka na. So bago ka gumalaw talaga, check the surrounding, no? Lagi mong i-check kung wala ka bang tatamaan. Okay, so ready to go ka na. Ganito ang proper, no? Papaka sa brake. Papak sa brake and then release the handbrake. No, release the handbrake. Si handbrake kasi yan ay suporta ni brake. No? Dahil hindi stable yung ating kalsada, minsan hindi pa natin mapitawan mo yan. Siya. So, kailangan naapa ka sa brake. And then,
kapag patag ang kalsada, ganito ang pag-arangkada dyan. Hapa ka sa clutch, pasok mo sa first gear. Kapag patag ha, so bitaw si brake, punta sa gas, habang nagagas, dahan-dahan din inaangat si clutch. So dahan-dahan din ang gas, dahan-dahan din ang angat sa clutch. No, kapag patag, no? So mamaya ako ituturo sa iyo pag hangin, no? Kasi sa hangin, una muna tayong pupunta sa biting point bago tayo bumitaw ng brake. Ayun pa rin gamit. Ano, so yun ang difference kasi ng hangin, kasi kaya tayo pumupunta muna dun sa clutch bite kasi para hindi siya umurong ng malayo bago ka bumitaw ng brake. Yeah. Okay. Okay. So, palit lang kami ng aking estudyante, no? Siya na yung nakaupo sa driver's seat. So bago ako pumunta dun sa side ko, mayroon pa akong ilang ituturo sa kanya. So dyan ito ha. Yes, ma'am. Yung adjustan ng side mirror. Kapag gusto mong i-adjust ng sa kanan mo, lagay mo lang sa R. Pindutin mo lang yung left and right, up and down. Sa left naman, ito na. Yan. Tapos, ang seatbelt, ito. Yan ha. Yes, sir. Yan. Sige, seatbelt ikaw. So, dyan, ito ha. Sige. Ito, sa sandal. Okay. No? Sa sandal. Ito, gusto mo pang iangat yung inuupuan mo, ganyan lang. Okay. Yan. Tapos ito dyan, bukasan ng likod. Bukasan ng gas tank. Ha? Yan. Iangat lang naman yan. Ito naman sa hood. Ito naman sa hood, ha? Yan. Yan. Okay, so may bakal dyan sa ilalim. Yan. Hawak ka sa manubela. Ilain mo yung bakal sa ilalim. Yan. Yan yung adyasan ng urong sulong. Yan. Sige, urong pa. Okay, stop. Apakan mo yung clutch mo, sagad. Sige, sagad. Komportable ka na o kulang pa? Kailangan lapat yung likod mo, ha? Yan. Okay, komportable ka na. Pati sa sandal. Okay, so next mo gagawin dyan, yung pag-a-adjust ng side mirror, no? Okay. Adjust mo side mirror. Kailangan dyan hindi yung dinudukwang mo ang side mirror. Kailangan pagpaling ng liig mo, visible mo, ha? Yan. Bago tayo tumakbo, tingnan natin kung natandaan mo yung aking dinemo sa'yo kanina. Okay, so signal kaliwa. Signal kanan. Okay, normal, patay. Buksan ang park light. Headlight. High beam. High beam, tulak. Up. Sige, headlight mo ha. Yan, naka-high beam na siya. Yan, pag nakita mo yung blue. Okay. Yan, okay. Patay. Yan, patay mo rin yung high beam. Patay mo. Balik mo pa rin yan. Papunta sa'yo. Okay. Passing light. Yung pinipitik. Click. Yan, passing light na. Sige nga, passing light. Yan, okay. Dito naman tayo sa kwan, linisin mo nga yung wiper mo. Yan. Okay, ambon. Sa ulan. Malakas ang ulan. Yan, very good. Okay, patay na. Sagad mo lang yan. Okay, hazard. Okay. Patay. Okay, very good, no? So pwede na tayo mag-start. So bago pa pala, hawak sa manubela 9-3. Okay. So ang pag-ikot ng manubela dyan, dapat hindi nagko-cross ang kamay. No, ang kwan dyan, pull, push, no? Pull, push. So kaya na, sige, ikutin mo pa kaliwa. Yan, pagkaganyan, halimbawa, stop ka, pagkaganyan ang posisyon ng kamay mo, ito, bumababa na dito, yan, papunta na ron. Sige, yan, tapos po, sige, ikot. Yan, sige. Yan, sige. Yan, yan lang. Sige, ikot mo hanggang sagad. Sige, sagad mo. Yan, sige, sagad. Yan, hindi mo na siya maikot, di ba? So, tandaan mo, nakaganyan na yung gulong mo. Okay.
So para ma-recognize mo na tuwid ulit ang gulong mo, dalawang ikot lang yan, pabalik. Okay, sige. Yan, yan ang isa, one. Isa pa. Two. Okay, yan yung normal na ulit ang yung one, no? Tapos dyan, kapag humawa ka ng manubela, chill lang, relax lang ang kamay talaga, huwag kang manggigigil para ma-manage mo siya ng maayos, ano? Sige, ikot mo sa kanan, sagad mo sa kanan. Yan, sige, dagdagan mo lang konting bilis. Yan, very good, sige. Oh. Normal? Normal mo? One, two. Okay, ikotin mo ulit sa pakaliwa. One, sige, dagdagan mo lang konting bilis. Okay. Normal? One, two. Okay. So, kaya 9-3 siya, no? So, ang pag iniikot si Manubela dyan, ganito. Naka 12 o'clock yan, tama? Apo. Okay. So, ang kaliwa mo, yan yung 9. Tama? Ito yung 3. So, kapag iniikot mo yan sa pakaliwa mo, pumupunta si Manubela mo sa 11, 10, 9. Tama? Yan. So, pag dito naman, 1, 2, 3. Okay. So, didepende mo kasi yan sa sitwasyon ng iyong nililikuan. Hindi agad. Halimbawa, kung malayo ka pa naman doon sa tatamaan mo or lilikuan mo, so konti lang muna ang kabig, no? Hanggang sa palaki ang iyong kabig. Okay, sige. I-actual na natin yan. Let's go, no? Okay.